Magandang magandang araw sa atin lahat, mga kaitik at mga ka-OFW. Ayan po, kung makikita nyo na, pagagandang tingnan ng kanilang itikan. Talagang naiingitlog pa sila pagdating sa galaan. Ayan po, napakarami nilang itik. Pag mayroon kang ganyan na palakaran at sa paanuhan, pagalaan ng itik, is napakaganda po yan na negosyo. Ayan, oh. Isa po sa pangarap kong maging negosyo ang itikan. Ayan, mayroon naman tayong kunting itikan pero hindi pa tayo satisfied. Ayan, oh, kung makikita nyo, yung itikan na to, siguro na yung lugar na ito is part of Thailand po ito. Ayan, oh. Kung makikita nyo, is napakasimple lang ng kanilang bahay ng kanilang itik. Ang siguro ang pinangasapin lang siguro nila is yung dagami ng palay or kugon. Ayan, oh. Ayan. Kalalabas lang nila, pinalabas muna nila ang kanilang itik para maganda yung pamulot ng kanilang itlog. Ayan, oh. Kung mayroon lang akong ganito, karaming itlog everyday, hindi na ako babalik sa abroad. Ayan na. Mga ka-OFW, ayan. Siguro kung mayroon tayong kasyang pira dyan at kung mayroon kang bakuran, napakagandang negosyo nito para hindi na tayo babalik sa abroad. Kasi mayroon akong pinaplano na palayan sa amin. Palayan nyo ng tatay ko, yun ang binabala kong gawing itikan para magkaroon tayo ng negosyo at hindi na tayo magpapaalipin dito sa abroad. Ayan, napakahirap po dito sa abroad. Kaya mas maganda po yung sarili natin. Mas maganda po yung nasa probinsya lang tayo. Sabi nga nila, pag nasa probinsya ka lang, medyo mahirap ang pera. Pero nasa sa inyo lang din yan. Kung may tiyaga ka, may sipag, walang imposible yan. Para sa mga kapwa ko, OFW, ayan o. Oh. Kung mayroon kayong mga bakuran na malawak, mayroon kayong palayan, yan, sabay-sabay tayong magsimula at magnegosyo para hindi na tayo bumalik sa ibang bansa para magpaalipin ulit sa ibang mga lahi. Yan, pero okay lang naman, nandito tayo. At least sa tis-tis lang para makaipon tayo ng ating pangnegosyo. Ayan, makikita nyo, grabe oh, talagang napakarami ng itlog. Ito po yung mga first class na itlog. Ito yung mga, ito yung ginagawa talaga na balot. Kasi para sa kaalaman ng lahat, yung mga ganito na yung mga ganito na hindi nababasa, ito po ang mga first class na itlog. Tapos naman, yung mga nababasa, yun po yung mga ginagawang itlog maalat. Ayan, para sa kalaman ng lahat. Ito pong mga ganyan, yun po yung pwedeng gawin, pwedeng gawin na ipapisa mo, igawin mo ulit na sisiw ng itik. Kasi, yan talaga is malaki talaga ang posibilidad na hindi mabubugok. Yan. Yan po ang tawag sa amin, mabubugok yung hindi mapipisa. Yan, malaki po ang posibilidad na yan, maging sisiw pag mga hindi na pabasa. Yan po, mga kaitik. At para sa mga professional dyan na mag-iitik, share naman nyo ang inyong mga kaalaman. Kayo po ay libreng mag-comment sa aking comment section para nang sa ganun is makatulong tayo sa ating kapwa mag-iitik na kulang ang kaalaman.
Ayan po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ay humihingi po ako ng konting pindot. At isama niyo na rin ang subscription button para updated kayo sa aking konting kalokohan. Hay, joke lang. Ayan po mga ka-itik at mga ka-OFW. Kung ganyan, karami ang ating itlog na ya-harvest araw-araw. Napakasarap po. Para lang kayong namumulot ng pira. Ayan o, kung makikita niyo si Madam. Ayan. Medyo madumi nga lang ang pag-iitikan. Kaso nga lang, mas maganda yan yung ikaw ang amo. Nasa probinsya ka lang, malayo sa ingay, malayo sa usok. Ayan, napakagandang hanap buhay po yan. Ayan. Sana someday, pagka-uwi natin sa Pilipinas, yung konting itikan ko is madagdagan ko pa. Yan, parang ganyan talaga ang aking pinapangarap na maging itikan. Someday, inshallah. Ayan po, mga ka-OFW. Sabay-sabay tayong mangarap kung anong magandang negosyo para pag-uwi natin sa Pilipinas ay mayroon tayong maasahan at mapagkakakitaan. Ayan po. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless po kapwa ko FW at sa ating kapwa mga kaitik. I-share nyo naman ang inyong mga kalaman kung paano ang pag-aalaga ng itik para makatulong tayo sa ating mga kapwa na nagsisimula pa lamang. Ayan po mga ka-OFW at mga ka-itik, hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa inyo at God bless sa ating lahat. Sana maging okay na po ang ating kalagayan. At God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat, lalo na sa aking kapwa mga OFW at mga kaitik. Bye!